sabi ko ito yung bagong kusina ng Hidden Garden. So hidden ano ito? Hidden kitchen. Ano ba meron dito pare? Yung bago dito pare? Ako, napakadaming bago ngayon. Meron tayo sandwich. So may lunch na kayo? May lunch na sir. No, pero wala pa. Most likely, yung pasta, same pa rin siya. As is. Pero sa mga snacks for the student, meron tayo. Meron tayong nachos, Philadelphia, quesadillas. Burgers. Wala po tayong ganun. Pero sandwiches, marami na tayo. Marami na. Meron tayong ham, adobo, corn beef. Meron dito. So, ngayon, Monday to Friday. Monday to Sunday. Oh, straight na. Okay. So, meron na yung price, ha? Meron na. Ayun. May kitchen na mo sila, social. Ayun, makabigang ma-upgrade po itong Hidden Garden. Oh. Ayun, may kitchen. Maliit nga lang, pero at least may bago na kayong mga supply na, ano, di ba? Supply na pagkain, di ba? So, that's good. Ayun, makabigan. Ito po yung Hidden Kitchen. So, ayun, makabigan. Alright, magandang hapon mga kaibigan, it's Channel Reds na naman. Ayan, may meron tayong good news ngayon mga kaibigan. At siguro ay nakita yung ating vlog at napakinggan din ang ating balita last time at napanood din. Ang Hidden Garden ho ay nilinis na ho at tinanggal na po itong mga damo-damo na nakita nyo last time na napakayabong. So, sa ngayon, malinis na at maayos. Ayan, so tingnan nyo. Dito sa part na to, hindi pa to nagawa. Baka siguro titirahin daw yung bukas, sabi ni Kuya. So, ang nilinis ngayon mga kaibigan ay itong area na to. At napapansin nyo, ayan o. Putol na yung mga makakapal na damo. Tsaka dito malinis na. Wala na masyadong mga baging-baging. Kasi nung past few months, nakita nyo, puro po makakapal dito sa side na to. So, makapal yung mga dahon na tumubo, yung mga halaman na hindi naman na kailangan dito sa mga halaman talaga na tinanim dito. So ito, may mga namulaklak na ho rito. Ayan. Ayan, tawag po dyan is Birds of Paradise ata. So, dito tayo. Ito, for schedule na to, nalilinisin baka siguro next day. Pero ito, punta natin dito muna natin dito sa side na to. At nilinis na dito. Ayan, napansin nyo. Ayan o. Oh. Diba? Putol na yung mga mayayabong na mga grass. Saka yung dito, natanggal na rin. So, that's good. Very good. Diba? Yan mga gusto ko naalagaan ang Hidden Garden ulit. Diba? So, kahit mga gaito-gaito lang muna, sa nakita natin, pag matapos na linisin lahat yan, di maganda tingnan, saka maaliwalas. Diba? So, ito. Yan o. Diba? Maganda tingnan. Gusto ko yan. Thank you, ha. Thank you sa naglinis dito, ha. Ayan, so doon pa rin, ayan o, sa may kabilang side, o, wala na yung mahihabong na halaman na nakikita ninyo last time. So ito na, malinis na dito. So ito na, kaso nga lang, itong mga halaman na dati pa, wala na, siyempre namatay na yung iba, hindi ito kasi nalagaan masyado. So ito siguro, ang idea ko, o pwede ating gawin siguro dito, dinisin nilang ng lahat at tanggalin na lang yung mga lumang halaman, palitan lang ng bago. So na yun siguro magiging bagong choice. So ayan o, may naglalaro dito ng mga skateboard. Ito, bawal na ito eh. So siguro napadaan lang siguro ito ng mga skateboarders na tinatawag na yan. Ayan, so ito. Ito ang opisina ng Highway Division 5. Ayan, pipinaganda na rin dito. Naglagay na sila ng mga halaman dito. Ayan. So ito na lang ang kailangan ayusin ulit. Siguro tingin ko palitan lang ito ng bagong mga halaman para mas maganda at makaya-aya ulit tingnan. Parang green na green ulit. Naalala nyo last time kasi talagang green na green ito. Time ni Ormais ko. Talagang green na green ito. Pero ngayon ito, dahil nga summer naman, siguro yung mga grass ngayon medyo ng iba nangamamatay pa. So, pagbalik na siguro ng tag-ulan, gigreen na naman ulit yan at saka tutubo na naman yung mga halaman dito ng mas mayabong pa at maganda. Yun. So, dito malinis na ayan po yung mga natanggal na mga damo. So, tuloy-tuloy pa rin po yung Hidden Garden Cafe. At good news, may bago silang mga menu ngayon. Meron na silang kusina dito sa likod. So, tingnan natin. Kapitolyo, tuloy pa rin ang Kapitolyo at tuloy pa rin ang kanilang pagtitinda ng kanilang mga produktong kape. Ayan, so bisitahin natin ito ang Hidden Garden dito lang sa may Loton, mga kaibigan.
Ayan, so punta natin daw doon yung sinasabi lang bago lang kitchen doon daw sa may likod ng area, office ng heavy equipment. So punta natin doon mga kaibigan. So ito po yung Hidden Garden Cafe. Tuloy-tuloy po yung servisyo niya para sa ating mga mahilig mag-coffee. Ayan. So may bago naman nilagay dito. So di ko alam kung ano yan. Baka siguro fountain yan. Possible fountain siguro yan. But wait, check natin sa likod kung anong meron doon. Kasi ang sabi eh, meron daw bagong kusina doon. So tingnan natin. So dito, ikutin natin itong ano, Hidden Garden. Ang tagal natin din nabisita itong Hidden Garden eh. Ayoy. Ay, ito ata yung bagong opisina. Ay, bagong kitchen. Ito, ito yung kitchen nila. Oo. So yung kitchen nila, yan. Oh, so ito yung likod ng Hidden Garden. Oo. Oh. So medyo hindi naman ito na alagaan pa masyado ang mga halaman kasi pansin nyo medyo hindi na po nalilinis. Oo, siguro konting linis pa dito. So ayun, umaabong na po eh. Ayan, so okay naman, kaso nga lang hindi siya katulad dati talaga na talagang super linis at araw-araw itong binidiligan. Pero ngayon medyo ano na. So and medyo madumi ng konti, may mga natural na mga dahon na nahuhulog. So dito naman ano kayang meron dito? Parang may nag-aaral dito ah. Ah, parang may school dito, parang may learning school dito. So ito po yung likod ng Hidden Garden. So yan po yung Luton. Naalala niyo po yung vlog ko last time. Diyan po yung mga nagpapasaway diyan, yung may mga makukulit. So andiyan pa rin sila ngayon, nakita ko pa rin dito sa may area na to. So ito, meron pong yung Child Hope. Okay, I remember na vlog ko sila dati. So meron pa dito. So ito yung mga gagamitan din ng city. Dito ni muna nilagay temporarily. Then ito yung mga halaman dati. Na medyo talagang mayabong na. Ayun, hindi na po ito naayos, hindi na po ito nalinisan, hindi na po ito na-maintain. So, kailangan pa siguro. At ayun, tinan mo, mga suka na dito. Kala mo forest na. Hidden forest na tawag dito. Pero siguro linisin naman siguro yan. So, dito tayo. Ito yung Child Hope. At, nalala ko ito, na-cover ko ito dati sa may kabilang side nung Luton, sila nagtuturo sa mga estudyante. Ayun, may mga TV-TV sila. Ayan. Ah, so natuturo-turo pula dito mga anak. Kalye Eskwela ang pangalan. Ang pangalan ay may classroom kami dito dahil sa donation nyo. Ito po yung Child Hope. Oh. Ayan, nandito yung mga kabataan. Nakilala ko yung mga tambay sa may ano. Tambay sa may Luton. So, dito sila para for tawag dito learnings. Ayan, free learnings naman siguro dito. So ayan, so, ang galing no, ang galing no, kahit ano eh tiyaturoan itong mga kabataan natin na so very good, di ba? At least nagagamit yung Hidden Garden, may purpose din. Pwede pa lang magturo dito yung pwede ka mag, kung meron kayong mobile na sasakyan na yan, Child Hope Asia Philippines. Ay, thank you ha sa Kaeskwela, Kalye Eskwela, ayan, Child Hope Philippines. Thank you again. Shout out sa kanila. But anyway, ayan mga kaibigan, ito po yung kabuuan ng likod ng Hidden Garden. So nandito muna yung mga sasakyan ng heavy, dito muna nilalagay. Kasi ito hindi pa naman to totally natatapos. Siguro may plano pa dito ang local government, si Mayora may plano pa dito. So abangan natin 'yan. Kaya siguro hindi muna ginawa doon kasi alam ko ang Luton gagawin na rin daw. So abangan natin kung ano nga magiging next project ng ating Mayora dito po sa may Hidden Garden, kung ano yung next project niya.
So ito naman, ito yung Kalye Eskwela. Ayan, so thank you sa Child Hope Asia Philippines. So visit nyo lang kalang Facebook page. At itong kanilang mga ginagawa. Eh, nag-iikot sila dito sa lungsod. Actually, minsan namimigay sila ng pagkain, namimigay sila ng mga kung ano-ano ang kanilang pinamimigay. Minsan mga damit na makatulong sa mga kabataan. So itong mga kabataan na ito, nakita ko dito, ito yung mga kilala ko rin mga kabataan na nandito sila na nag-aaral. So, di ba, this Friday, Friday ba kayo? Saturday? Friday! So ngayon ay Friday. So, ayun, may klase sila. So, very good, di ba? After ng normal classes nila, tatambay sila dito at mag-aaral sila dito for free. Ayan. Shout out pa rin sa Childhood Philippines. Child Hope pala sa Child Hope Asia Philippines. So meron nga silang previewing ng TV para sa ating previewing of the learning sa ating mga kabataan. Nakikita nyo. Pero maganda tong idea na to, no? May sasakyan na sila. Pwede sila magturo sa ating mga kabataan at everywhere, anywhere, no? Hindi na kailangan maghanap pa ng rentang pwesto. Ito, pwede ka sa may kalye lang. Pwede yung pwede na. Diba? Maraming salamat.